Umalma ang ilang senador sa isinusulong na joint voting para amyendahan ng saligang batas. Iniimbestigahan na rin ng DSWD ang alegasyong binabanggit ang ayuda para magpapirma. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ang pagsusulong ng joint voting na Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas, ang pakay ng mga nasa likod ng pinapapirmahang petisyon para sa People's Initiative. Kung magkasama kasing boboto ang mga senador at mga kongresista, mababaliwala ang boto ng mga senador dahil higit na marami ang mga kongresista. Ang dati nang isinusulong ng Senado, magkahiwalay na boboto ang dalawang Kamara. Halatang halata na hindi po ito People's Initiative. Initiative po ito ng ibang spesyalista sa konstitusyon. Ang gusto nilang mangyari, hindi na natin re-respetuhin yung pantay ang Senado sa House of Representatives. Imi-mix na ang mga 24 senador sa 315 na congressmen and then one person, one vote. Mali po yun kasi bicameral yung ating legislature. Kaya nga sa ordinaryong batas, tabla, lalo na sa saligang batas. Paalala ni Pimentel sa publiko. Huwag niyo pirmahan yan, lalo na kung yung linalaman ng petisyon na yan, ay hindi naman yan ang nasa isip ninyo. Huwag na po natin pirmahan yan, kahit may inaabot man, kahit wala. Ayon din kay Pimentel, solid ang Senado sa pagtutol sa joint voting at iimbestigahan daw ng Senado ang hakbang na ito. Sinikap naming makuna ng payag si Attorney Anthony Abad, ang pangalang nakasaad sa kumakalat na kopya ng petisyon pero hindi siya sumasagot sa aming tawag. Nagpakilala naman si former Court of Appeals Associate Justice Vicente Veloso na kabahagi ng petisyong ito. Si Veloso ay dating chairman ng House Committee on Constitutional Reform nung kongresista siya. Ito raw ang nagpapatibay ng kanyang paniwala na ang People's Initiative ay lehitimo at demokratik na paraan para magpanukala ng reforma. Naobserbahan daw niya na nagiging hadlang sa makabuluhang reforma sa saligang batas ang debate kaugnay sa joint voting at separate voting sa Constituent Assembly. May paliwanag naman ng grupong pirma o People's Initiative for Reform, Modernization and Action kung bakit joint voting ng Senado at Kamara ang isinusulong nila. Yung voting jointly, yun po ba yung nakasulat sa pinapapirmahan nyo? Oo. Because isa yan sa aming mga panukala na ang ating nagapatan ang ating Congress ay maging unicameral. Meaning to say, imbis na dalawa pa ang houses ng Kongreso, ang nangyayari, bumabagal ang kilos natin. Issue din ang alingas-ngas na may alok daw na pera o ayuda kapalit ng pirma. May nagsabing 100 piso ang nakalaan sa kada pirma. Meron din nagsabi, gaya ng Senadora Amy Marcos, na nagagamit ang mga programa ng gobyerno kapalit nito. Iimbestigahan daw ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang aligasyong ito. Ang DSWD hindi ho lumalahok doon sa ongoing na People's Initiative. Makikipag-ugnayan ako sa tanggapan ni Senator Amy para makuha ko yung detalye at sisiguraduhin ko na iimbestigahan namin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.